which is the son of Chloe Creations. Hello mga kabatang helmet, today. Very, very happy. Happy day mga kabatang helmet. Batang helmet. Sa lahat ng mga bagong pasok sa kusina namin, videographer, please don't forget to click the subscribe button ng tiny bell para lahat kayong updated sa lahat ng mga pinupunta at kinakain ko ng swak na swak sa inyong bursalan at sa inyong panlasa. At dahil na-request nyo, ito po at ibibigay na namin sa inyo at talaga naman mga kabatang helmet, yung mga ganitong klaseng mga foodies, mga baked goodies, eh talagang nakuso po online, lalo na nitong pandemic. Pero syempre, talagang kahit naumpa, ito po yung masasabi talaga natin na all-time favorite. So, ito na po ang ating bonggang food review for Chloe Creations Bake Shop. Number one sa listahan nila ay ang bonggang-bonggang cream cheese coffee bun. Wow! Cream cheese coffee bun! Look at that! Mga kabatang helmet, havay ako. I love the box. Ang kanilang upper lid ay talagang transparent. Kitang-kita mo kung ano yung mga foodies sa loob. And super nahavay ako ng kanilang box. It's paper box. Eco-friendly. Okay! Alam nyo mga kabatang helmet, malapit na ang Pasko. Mas maganda magpa-deliver na po tayo sa Chloe Creations Bake Shop. Havay! Bongga! Pwedeng-pwedeng pang regalo. Mag-unbox na tayo! Wow! Oh. I love the color and yung aroma niya, mga kabatang helmet, eh talagang coffee bun na coffee bun. Yung last na kain ko na talagang masarap na coffee bun sa Mega Mall pa yun, mga kabatang helmet, at dun talaga yung nag-umpisa ng roti dito sa Pinas. Pero dun sa Bread Talk, meron din silang coffee bun, yung malaking dome. Pero medyo natatabangan kasi ako sa coffee bun po ng Bread Talk. So ito namang sa Chloe Creations Bake Shop, mahusgahan na natin, matitikman na natin kung gano'ng kasarap ang kanilang cream cheese coffee bun. And cream cheese, mga kabatang helmet, sigurado may feeling to sa loob ng cream cheese kasi parang it's a fusion ng cream cheese and coffee bun. Ang bango ng amoy, aroma pa lang, amoy na amoy talaga yung mismong kapeng ginamit. Ang bango. Let's try. Wow! Oh, look at that! Havay! Mainit-init pa siya mga kabatang helmet. Deliver po ito talaga. It's freshly baked. Wow, look at that. Gustong-gusto ko yung pagka-dome shape niya. Ang cute. Let's try ang cream cheese coffee bun ng Chloe Creations Bake Shop. Wow! Ang sarap eterno nito. Sa hot coffee, sa hot choco. Wow! Ang sarap! Hey, mga kabatang helmet, may pasabog po. Look at that. Andun yung cream cheese. Sabi ko nga sa inyo eh. May fusion. So, yung pinaka-upper part niya, before itong coating, dun sa mismong outer part, nandun yung cream cheese sa loob. Wow! Nahavay ako. Yung combination ng flavor po, ng cream cheese na talagang may kakaibang hint, super nag-complement dito sa mismo coffee flavor. Wow! Havi! Oh my! Ang sarap niya! Nahavi ako. Hindi siya yung plainly na coffee bun o yung lasang kape. Talaga may kakaibang texture po. Ang sarap. Napaka-creamy. Ang sarap-sarap po. Bagay na bagay talaga itong
eterno kahit saan pang inumin. Kung ano man ang trip mo. Buti pa ang cream cheese coffee bun ng Chloe Creations Bake Shop ay perfect match. Di kagaya ng ex mo, hindi kayo match. Bongga, ang sarap. Tama-tama po yung mismo measurement ng coffee. Hindi po niya na-overpower yung ibang ingredients. And yung masa itself, napaka-freshly baked talaga ng tinapay. Wow. Hindi po dry yung tinapay. Hindi siya nagpo-pulverize. At talagang bagong-bago yung masa. Hindi siya maasim. Wow na wow. Have ito na ang pangalawa sa kanilang listahan. Ang bonggang-bonggang pinagmamalaki nilang cheese tart. Wow. Cheese tart! Look at that! At I love the cheese tarts! Ang bongga ng mga bold tarts! Grabe ang mga tarts! Diba minsan ang tawag mo sa kanya, tart! Kasi ang sweet! Pero bongga! Wow. Nahavay ako ng cheese tarts ng Chloe Creations Bake Shop. Bakit mga kabatang helmet? Kasi talagang yung hulma ng mismong tart, hindi po siya nabuwag, hindi po siya nag-pulverize, diniliver pa to ni Lala Move. Mega love shoutout kay Kuya Lala Move. Pero na-maintain pa rin niya yung mismong korte, yung hugis ng tart. Hindi po kasi masasabing bow tart yan kung hindi naman hugis talaga ng hulma na parang bow. Ang cheese tart ng Chloe Creations Bake Shop. Wow! Wow! Ang aroma, amoy na amoy talaga. Isang authentic na aroma ng isang baked goodies na talagang masarap. Ganito yung naamoy ko pag nagbe-bake yung tita ko. Grabe. Bilangin muna natin kung ilan yung mga cheese tarts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12! Grabe! Pambarangay. Wala tayo ng isa. Oh, look at that! Boat na boat! Okay, ang galing. Talagang na-maintain po niya yung mismong shape. Habay tayo dyan mga kapatang. So let's try ang cheese tart ng Chloe Creations Bake Shop! Wow. Grabe mga kabag ng helmet. Wow. Yung mismo crust niya. Ito mismo mga kabag ng helmet. Yung mismo tinapay itself. Yung crust. Super tamang-tama po yung mixture niya, yung texture niya, at yung pagka-bake sa kanya. It's properly baked. Hindi po siya hilaw at hindi crumbling po yung crust. Kaya niyang i-hold itong feeling mismo, yung sa taas, yung mismong mixture. Ang sarap. Super nag-complement po yung mixture niya doon sa mismong crust na medyo may pagka-edgy, flaky texture po. Ang sarap niya. Wow. Super nag-complement doon sa napaka-soft pero hindi malabnaw na mixture on top. Ang sarap. Hindi po siya ganun katamis. Aagaw po yung saltiness eh. And yung sweetness po ng mixture. Ang sarap. And tamang-tama po yung pagka-bake sa kanya. Talagang wow. Nahavay ako. Kasi dun sa ibang mga tart, nagko-crumbling, nagpo-pulverize na po. Pag hindi maganda yung mixture, kapag dry or pag kulang yung liquid part. Instagrammable and food gasam po talaga siya. Cheese tart! At ito na po ang pangatlo sa kanilang listahan, ang kanilang bonggang-bonggang ube cheese desal! Wow! Bongga! Ito na po ang mga ube cheese desal ng Chloe Creations Bake Shop! At alam niyo naman mga kabatang helmet, ang dami na natin ginawa ng review for the ube cheese desal dahil talagang nauso to during the pandemic era na talagang nagsulputan, nag-alsahan ang mga ube cheese pandesal na ngayon po may mga papandan na, may pamakapuno at kung ano-ano pang flavor ng pandesal. Pero ito talaga, eh di taga nagkumpisa lahat ng ube cheese pandesal. So ito,
mahusgahan na natin ng bonggang-bongga ang ube cheese desal ng Chloe Creations Bake Shop. Havay talaga ako ng kanilang bomb. At that, ang kanilang upper lid. Transparent. Pwede mong makita, pwede mong dungawin kung ano yung mga naghihintay na baked wow. goodies sa iyo. Unboxing na naman tayo. Wow! Look at that. Oh my! Ay, grabe. Dami-dami ng mga nireview na natin na ube cheese pandesal, ube pandesal, ube yema pandesal, lahat na ng ube na pandesal. Itong sa Chloe Creations Bake Shop, eh talagang naaamoy ko yung mga ingredients aside po sa ube. Amoy na amoy yung keso. Di kagaya dun sa iba, na talagang kailangan mo pang buksan yung pandesal para magugulat ka, ay may keso! Ay may laman sa loob! Kailangan mo pang buksan, pero sa kanila, amoy pa lang. Alam nyo pong, may pasabog! Look at that! I love the color! Grabe! At mabigat siya, mga kabatang helmet. Mabigat ang ube cheese desal ng Chloe Creations. Di kagaya ng iba. Magaan. Parang yung pagmamahal ng ex mo. Gumaan na! Ay, grabe ang bango. Look at that. I love the color combination. Talagang nag-aagaw ang ube at ang dilaw. Habe. At ang bango niya. So, let's try ang kanilang ube cheese desal. Wow! Look at that, mga kabatang helmet. Oh, look at that. Wow! Look at that, mga kabatang helmet. Oh, look at that. Nakita nyo yung elasticity nung mismong dough, nung mismong pandesal. Yung iba, mga kabatang helmet, once na hinatak nyo yan or hinati nyo yan, crumbling na sila, buhaghag. Yung tipong hindi po siya magkakaroon ng ganong elastic thick na texture. Pero itong sa Chloe Creations, nakita nyo naman nung hinati natin siya, talagang wow. Ibig sabihin, hindi dry yung masa nila, hindi po kulang sa liquid yung masa nila. Have it. Andun ang quality. And look at that. Kitang-kita ang ube feeling. Hindi siya tinipit. At wow, yung keso, ayun o. Kitang-kita. Nakaabang na. Hinihintay na tayong tikman sila. So, let's try ang ube cheese desal ng Chloe Creations Bake Shop. Wow. Grabe. Wow. Wow. Mapapawaw ka na lang talaga sa sarap. Ang sarap niya. Ang sarap. Wow. Grabe mga kabatang helmet. Parang dito sa ube cheese desal na to, ako naging speechless talaga. Wala na akong nasabi kundi wow. Kasi wow talaga siya. Nung pagkagat ko pa lang, doon sa mismong tinapay, dito sa mismong pandesal, dito sa mismong dough, talagang nandun yung softness. Pero, once na nakarating ka na doon sa gitna, boom! Nandun talaga yung explosion ng flavors po. Super nag-complement yung mismong ube dun sa cheese na gamit nila. Ang sarap. Ang sarap-sarap niya. At napakalambot ng masa. Hindi siya crumbling. Hindi po siya dry na talagang na-hold niya yung laman sa loob. And yung ube na ginamit nila, hindi po siya yung artificial na ube. Talagang ubeng ube po siya. Ang sarap. And in every bite, talagang meron po kayong makakain na laman niya. Meron pong feeling na talagang makakasama dun sa mismong tinapay. Unlike nung iba, nakatumpok lang siya sa gitna. Kaya parang tinapay, pandesal lang ang binili mo, pero kulang ang feeling. Gaya ng pagmamahal ng tsuwa mo ngayon, kumukulang na! Pero ito sa Chloe Creations Bake Shop, talagang punong-puno. Kahit saan ka kumagat, meron at meron. Bongga! Parang yan ang pagmamahal ng pamilya mo sa'yo. Buong-buo! Ang sarap! Ube cheese desal! At ito na ang Opa cream cheese garlic bread! Wow! O diba mga kabatang helmet?
bongga, ang Chloe Creations Bake Shop na po ang nag-adjust para sa atin dahil meron silang big bun. Woo! For the upa, cream cheese, garlic bread, at syempre, ang regular bun. Habe, ako'y single sa buhay at nagsosolo talaga. Pwedeng-pwede na sa'yo ang kanilang regular bun. Bongga, hindi mo na kailangan pang tumingin at maging bitter sa may mga jowa dahil pwedeng-pwede mong enjoyin ang kanilang regular bun, cream cheese, garlic bread. Alam naman natin mga kabatang helmet, meron na rin akong na-review before. Itong klaseng garlic bread na talaga super nahabay tayo mga kabatang helmet. At ito, susubukan natin kung talaga mahahabay din tayo ng Chloe Creations Bake Shop. Look at that, talagang habay ang packaging. Mala Century Park Hotel. Ooh. Wow, look at that. Ang kanilang upa, cream cheese garlic bread. Talagang aroma pa lang talaga. Mabubusog ka na at masasabi mong masarap siya. This is the regular bun, mga kabatang helmet. Mamaya, i-compare natin kung gaano kalaki yung kanilang big bun. So, habay ako, look at that, the toppings. Siyempre, ang garlic, ang mga pag-garnish, at siyempre, ang cream cheese. So, let's try. Oh! Look at that! Oh, look at that! Oh my! Ang bigat niya! Oh, ito yung regular bun for the upa cream cheese garlic bread, mga kabatang helmet. And para sa akin, malaki na to. Malaki na tong size na to. Wow, talagang hindi tinipid. Yung mismong feeling. Oh, look at that. Oh, the cream cheese! Wow! Habe. Iba talaga yung masa nila, mga kabatang helmet. Hindi luma yung tinapay. Talagang it's freshly baked. It's freshly made. Wow. And look at that. Ang cream cheese. Wow. So let's try ang kanilang upa cream cheese garlic bread. Wow. Wow. Andun lahat ng mga herbs na ginamit. Lasang-lasa. Bukod sa amoy na amoy mo yung mga herbs and spices, malalasahan mo siya talaga. Ang sarap niya. And super nahabay talaga ako dun sa mismong masa ng tinapay. Yun talaga yung nagdala. Yung mismong masa ng bread. Ang sarap. Yung cream cheese nila mga kabat na helmet, hindi to ordinary cream cheese. Hindi to yung mga commercialized cream cheese po. Talagang masarap siya. Ang sarap niya. Opa! Cream cheese garlic bread regular bun! Ito naman po ang kanilang big buns para sa opa cream cheese garlic bread! Wow! Wow! Ang laki! Oh my! Ang laki! Malaki pa sa mukha ko! Ang laki-laki! Mga kabatang helmet! Wow! Ito naman, bonggang-bongga. Good for two! Good for sharing! Habe! Ay, may mga jowa dyan. Mas betsong at mas bagay sa inyo to na talagang sharing of love! Ang bango. Talagang yung aroma talaga. Panalong-panalo. Aroma pa lang. Tingnan na natin kung gaano kalaki talaga tong big bun! Tada! Talagang malaki siya! Wow! Hindi tinipid yung mga herbs at yung mga toppings and yung feeling! Habay na habay talaga! Ang kanilang upa cream cheese garlic bread! Ayan mga kabatang helmet, ang ating bonggang food review, goodies review for Chloe Creations Bake Shop! Na talagang super na-happy ako mga kabatang helmet. At sa mga gaya kong vegetarian dyan, pasok na pasok to sa ating mga bulsa! Dahil super budget friendly po lahat ng mga goodies na ito ng Chloe Creations Bake Shop! May mga request po kayo, just comment down below at baka yun na po ang next na mapifeature namin sa next food vlog namin! Mega love shoutout muna ako sa lahat ng mga members natin! Posong Philippine Jean, Josephine Gimoro, Larcy Miller TV, Mia G, Tara 89, Madam Chimayan Scotland, Kapaboyo PH, Mama Donsky, Lola Belen and Family, Karin Lila, Yantayo TV, Jorik Pasimuno SLS,
Clank's Carinderia, and more! Goods Productions, Utol Richard TV, Mitch Kitchenette, Chris Angamulo, owner of Chris Cakes to Go, Julian Acejo, owner of Martel's Food Bilao, Consi Ronald Nilay and Chofel Templique, owners of Consi Logan, Angelica Joyce and Karen Joyce Jesus, owners of DJ's Bake and Fry, Pauline Alec Gonzalez and Julina Go, owners of the Double B, Chase Roldan, owner of the Wild Wings and Frozen Foods, April Talavera Baer, owner of CJ's Milk Tea, Chanistan Alfonso, owner of the Tea House and Vinny's Pizza, Anjo Ignacio, owner of Hack Food Stop, Sans Texon and Sandra De La Cruz, owner of Sansan Pares Mami, Queens Grispy, Metropolis Main and Tundo, Shira May Espedido and Brian Villera, owners of Chica Maritori, Rona Pring Nepomuceno, owner of Fritos Pring, Razel DM, owner of Zave Tay. Sa mga hindi pa namin members dyan, just press the join button para bonggang-bonggang mapopromote na ang business mo or ang channel mo. Makakatulong ka pa sa iyong kapwa! Ayan na po ang bonggang FB page and IG account na Chloe Creations Bake Shop. You may now place your order para bonggang-bonggang matikman nyo rin po kung gaano kasarap ang kanilang mga baked goodies and foodie. Please don't forget to follow, like, ang kanilang mga social media accounts para lagi kayong updated sa lahat ng mga foodies ng Chloe Creations Bake Shop! Thank you for staying with us, enjoying with us, at syempre, eating with us sa mga bonggang-bonggang baked goodies ng Chloe Creations Bake Shop! Sabi ko nga minsan sa buhay nyo, naging helmet din ang buhok nyo. Thank you for watching Bottom Helmet and please share and subscribe. Bye! Thank you for watching Batang Helmet. Please like, share, and subscribe. Stay safe, and as always, keep your appetite for newly discovered food. Sabi ko nga sa inyo, sa buhay nyo. Naging helmet din ang mukha.